ang pamana ni Cory Aquino sa sampayan ng Pilipino. Taong 1953 pa nang pagtibayin ang Republic Act 896 na nagkakaloob ng libreng edukasyon sa elementarya sa mga mamamayang Pilipino. Marami ang gustong pumasok ng high school, subalit ilang lunsod lamang na may yaman ang nagkakaloob ng pampublikong paaralan sa high school. Kaya nang manungkulan si Cory Aquino, pinagtunyan ito ng pansin. Our greatest investment in enhancing national productive capacity is in education, in developing the intelligence and the sinews of our people, as it were. Noong May 26, 1988, pinirmahan ni Cory Aquino ang Republic Act 665 na nagkakaloob ng libreng edukasyong pangsekundarya sa buong bansa. Dahil dito, nakapagtatag na ng mga pampublikong mataas na paaralan sa halos lahat ng barangay. Thus, we have put 98% of school-age children in school. We are close to universal elementary education. The Universal Free High School Program is also well underway. Bago pa matapos ang termino ng Pangulong Corazon Aquino, marami na ang nakapagtapos ng high school at marami sa kanila ang gustong pumasok sa kolehiyo, ngunit hindi libre ang kolehiyo. Mabuti na lamang at napatupad ni Cory ang Republic Act 7160 na pinirmahan niya noong October 10, 1991. Sa ilalim ng batas na ito na Local Government Code, binigyan ng kapangyarihan ang mga lungsod, bayan na magtayo ng kanilang post-secondary education. Kaya't nagsulputan sa maraming panig ng Pilipinas sa mga bayan at lungsod ang iba't ibang uri ng kolehiyo at pamantasan na nagkakaloob ng libreng college education sa kanilang mga mamamayan. Edukasyon ang pamana na nais iwan sa atin ng mga magulang. Edukasyon ang pamana na iniwan sa atin ni dating Pangulong Corazon si Aquino.